Magandang araw mga kapanalig! Hali kayo at samahan nyo kami sa aming field trip. Late upload na nga pala ito, last February pa ito nangyari, pero okay lang yon. Ang mahalaga, maipakita namin sa inyo na part ng academic formation ng mga seminarista ang field trip. Hali kayo at samahan nyo kami. Let's go! Yan nga pala yung aming bus. Shout out sa St. William Travel and Tours. Sila ang aming napaka-accommodating at napakagaling na travel agency. Dahil medyo marami kami sa community, dalawa yung aming naging sasakyan. Yan, dyan nga sa bus, na dyan yung karamihan ng community, mula senior high school hanggang second year college seminar yan. So shout out sa kanila. Kasama din dyan yung karamihan sa mga pare. Ako naman, kita nyo, narito ako sa van, kasama ko yung third year at fourth year seminarians. So tara, punta na tayo sa ating unang destination. Ang una naming pinuntahan ay yung Gardenia. Sikat yan sa atin dito sa Pilipinas na factory ng tinapay. Kita nyo naman, Bread City. At tuwang-tuwa nga ako dahil sinalubong ako ng malaki at masayang tinapay. Sa sobrang tuwa ko, kita nyo naman, ibinidyo ko pa, isinama ko pa sa vlog. Nag-shoutout pa ako kay Mr. Tinapay. Parang bata. So pagpasok nyo nga sa loob mismo, magkakaroon ng orientation. So sinasabi sa amin dyan, bawal daw magpicture o kumuha ng video sa loob mismo ng factory. Kayo yung makikita nyo ngayon mga kapanalig, yun yung mga nasa labas na pagkatapos ng tour. So pagkatapos nga ng tour, dyan sa may labas na ng mismong factory, bibigyan kayo ng libreng tinapay. So isa-isang bibigyan lahat ng pumasok at itinur kanina sa loob yan. So shout out kay kuya, salamat sa libreng tinapay. So bukod dun sa libreng tinapay, pwede rin kayong pumasok sa kanilang mismong tindahan. Yan, bread store. At dito mga kapanalig, nakakatuwa kasi bukod sa masarap na tinapay, mura ang tinapay. 10% off yung makukuha yung tinapay dito. No, mas mura ng kaunti kaysa dun sa pinagbibili sa mga sari-sari store. Kumbaga ay factory price ang binibigay nila dito. Yan si Ma'am Sally, shoutout sa aming registrar. At marami ditong flavors, yung mga flavors na bihira nating makita sa mga tindahan. So yan mga kapanalig, kita nyo naman, bumili ako ng ilang tinapay. Para kasi yan kay tatay, ano, kay Don Felipe. So itong si tatay kasi, mula nung natikman niya itong gardenia, ayaw nang kumain ng ibang tinapay at maya pa daw. Medyo nag-level up na ang taste bud ng aking ama. So yun naman mga kapanalig, ang mga seminarista, kitang-kita nyo, kinakain yung libreng tinapay na ipinimigay sa kanila kanina. Gardenia, baka naman! Napakaraming nagpo-promote ng inyong tinapay. But kidding aside, talaga namang napakasarap nga ng kanilang tinapay, napaka-floppy. Pero syempre mga kapanalig, hindi sapat na puro factory lamang ating pupuntahan. Part ng field trip namin, nagpunta kami sa Fort Santiago. Yan, shout out sa ating mga seminarista na kahit naiinitan ay enjoy na enjoy kasi nga ngayon lang uli kami nakalabas at nakapag field trip as a community after the pandemic. Yan nga pala mga kapanalig, ang loob, meron diyang mini museum kung saan natin makikita ang buhay, ang trial at ang pagkamatay ng ating pambansang bayaning si Dr. Jose Rizal. So shout out kay kuya na nag-i-explain sa atin. Yung mga seminarista naman, syempre nakikinig sila kasi nga tayo interesado sa mga ganitong bagay sa kasaysayan natin. And speaking of history, pagkatapos natin doon sa Fort Santiago, nagpunta rin kami sa National Museum of Anthropology. So bawal din dyang magpicture kaya dyan lang sa labas yung ating mga kinuhang clips. So mga kapanalig, kung gusto nyo pang mapanood yung mga iba naming lugar na pinuntahan, abangan nyo yung part 2 ng ating mini vlog sa aming field trip. So yun lamang mga kapanalig, mag-iingat kayo palagi. God bless! Magandang araw mga kapanalig! Welcome sa part 2 ng ating field trip kasama ang mga seminarista. At kung inyong mapansin, ang sunod naming pinuntahan ay yung Food Wanderer at Lakbay Museo. Medyo pambata ang tema ng lugar na ito, pero sigurado ako na mag-e-enjoy hindi lamang ang mga bata, pati na rin yung mga young at heart. Kasi kitang-kita dito, napakaganda, napaka-colorful ng lugar, at talaga namang makakapaglakbay ka sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. At mamaya ipapakita ko sa inyo yung mga iba't ibang diorama ng mga pagkain at festival na makikita nyo rito. Tara, pasukin natin. Ang nakakatuwa nga dito mga kapanalig, para ikaw ay makapasok talaga dun sa pinaka mismong museum, kailangan mong mag-slide. Yan, kita nyo mga seminarista, tuwang-tuwa. At syempre, ako din, makiki-slide din tayo. Yon. At pag nakarating na nga tayo sa loob, i-welcome tayo.
at ipapakita sa atin yung iba't ibang lugar. Yan nga pala yung bahay ng mga ifugao. Ganyan daw ang itsura noon. Yan ang Mayon Volcano. Colorful. Yun ang kanilang version. Kasi nga para sa mga bata. Yan yung halo-halo. Yung mga chocolate hills kung saan naroon yung nag-o-orient sa amin. Yan yung mga seminarista. Si Ma'am Sally. Si Ma'am Jana. At yung iba pang mga seminarista na ngayon pa lamang papasok sa pamagitan ng slide. Yun, tuwan-tuwa sila. Mga bata talaga. Yun, Jaybert. Munti ka na magdagasa. At ito na mga panalig yung sinasabi ko sa inyong mga diorama. Yan nga pala, mga iba't ibang klaseng pansit sa Pilipinas. Napaka-realistic ng itsura. Ito naman, mga iba't ibang suka na meron tayo sa Pilipinas. Ito ay mga tunay na suka. Kung yung pansit kanina, yun ay diorama lamang, ito ay tunay at pwede nyong tikman. May free taste po dyan pag pumunta kayo. Binibigyan din tayo dyan ng mga chicharon na pwede nating isawsaw sa iba't ibang uri ng mga suka. Yan naman ang diorama ng mga gulay at prutas. Napaka-realistic, hindi ho yan tunay mga kapanalig. Kita nyo yan si Father Rani. Manghang-mangha kami kasi nga parang tunay. Ang sarap kainin. Akala mo talaga ay tunay na lansones, na pinya. Yan, may dragon fruit pa po mga kapanalig. Sa part namang ito, may mga nakasabit na longganisa. At akala mo din ay tunay. Parang ang sarap kainin. Lalo na itong mga ihaw-ihaw na ito. Napaka-realistic. At ang sabi nila, yun daw pong ating mga kapatid na preso ang gumawa niyan. Napaka-talented. Ito naman, iba't ibang uri ng bigas. Tunay po yan, mga kapanalig. Hindi po yan diorama. Sa tabi niyan, yun namang Philippine coffee. Iba't ibang klase ng kape na meron tayo sa Pilipinas. Mababasa nyo dyan kung paano lumalaki ang kape, ano yung iba't ibang variety nila. Sa part namang ito, narito naman yung iba't ibang uri ng mga isda, ng mga tuyo. Na napaka-realistic din ang pagkakagawa. Yung parang gusto mong bilhin kasi para ka talagang nasa palengke at parang naaamoy mo yung amoy ng tuyo o ng isda. Bukod sa napaka-realistic na mga diorama, nag-o-offer din sila dito ng mga palaro dahil nga ang museum na ito ay para talaga sa mga bata. At syempre, hindi yan papalampasin ng mga seminarista. Yan nga pala si Brother Jove. Yan o, sinubukan niya yung baboy na ikaw ipapaikot-ikutin pero masaya ka pa rin. Parang ikaw pag pinapaikot niya. No, yan nga yung level 1. Kita nyo si Brother Job, niyakap na yung baboy. Kayang-kaya niya ang pagpapaikot na ginagawa sa kanya. Level 1 pa lamang po yan. Okay, medyo bumibilis na, level 2 na. Kayang-kaya pa rin. Kayang-kaya pa rin niya yung pagpapaikot na ginagawa sa kanya. Masaya pa rin siya. At magle-level 3 na mga panalig yun. Ano? Di na kinaya. At syempre mga panalig, hindi pwedeng matapos ang lahat ng klase ng field trip kapag hindi dadaan ng Star City. At yan nga kami ni Father Rani, naglalakad-lakad kami kasi pupunta kami sa Gabi ng Lagim. And to tell you honestly mga kapanalig, hindi naman nakakatakot sa Gabi ng Lagim. Alam niyo yung nakakatakot? Yung Gabi ng Lamig. Ano yon? Yun yung gabi matapos kanyang iwanan at wala kang kasama kundi ang lamig. Mas nakakatakot yon mga kapanalig. So yan naman mga kapanalig yung ibang seminarista, si Brother Pablo, yung kumaway, at si Brother Luis. Namimili sila ng mga souvenir para sa mga kapatid siguro, sa nanay, kung sino man na pinangakuan nilang bibigyan ng pasalubong. At yan naman si Brother Job, bibili yata ng keychain o kung anumang laruan. Yun si Brother Thirdy at yung naka-green na nakatalikod, si Brother Otep na nagtitingin-tingin din at gusto ding bumili ng souvenir. So mga kapanalig, pag pumunta kayo dito, hindi lamang exciting rides ang meron. Napakaraming mga souvenir na pwede nyong bilhin at ipasalubong. So yun lamang po mga kapanalig, sana'y nag-enjoy kayo sa pagsama sa amin sa aming field trip vlog. Mag-iingat kayo palagi. God bless.